Mahilig ba kayo sa gifts, guys? Ako hindi gaano, pero ang gifts mahilig sa akin. Versace Eros Eau de Toilette. May bag, tsaka merong may travel spray. Very good. Siyempre, dito pala kayo interesado, no? Magkano siya? 5,000 pesos sa Rustans. Uy, hinihila. Ano ba? Drawer na malaking matigas. Naman, siyempre, kailangan tayo, mahilig tayo guys lahat sa matigas, di ba? 1, 2, 3. Taraan! Wow! Uy, maganda ang bag, ah. In fairness, ah. Versace Parfums. Cheap, ah. Ah, okay. Versace naman yung papel. Wow! 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 Eau de Toilette. Okay? 100 ml. May batch code. FN2113. Yan. 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 Tingnan natin. Saan yung isa? May spray pa daw eh. Oh, ayun! Ano to? Versace! Kita ko na siya. Wow! Ayan. So, ito ang 10 milliliters. Eau de Toilette. Guys, no, try to ask for a gift set. Ang laki ng 10 milliliters, oh. Oh, Versace Eros. Ganda. Ganyan lang siya, oh. Spray natin? Sige. Ang ganda talaga ng ano nila, Medusa head dito, oh. Talagang nagpo-protrude siya, oh. Ayan, oh. Ganda. Gold na gold. Black tong sprayer niya. First spray. Wala pa, oh. Yun. Wow, ganda. Woo! Quality na quality talaga. Amoy gwapo. Amoy pogi. Sige. Reviewin natin, guys, ha? Ito ang original. Pero ang dati, walang nakasulat na EDT. In short, may nilabas na sila na EDP. Eh, paano na yan, Kuya Ditto? Ano bibilhin ko? Kaya nga ako andito eh, para tulungan kayo. Etong Versace Eros EDP naman. Eau de Parfum. Malakas kayo sa akin eh. Buksan natin para may sense of comparison tayo, ha? Hold on. Eto ang bagong bukas na EDT, di ba? Compare natin itong EDP, mabilis lang. Versace, ganito yung box. Okay, gold. Eau de Parfum, 100 milliliters. Side, ito yung back, ito ilalim. Bagong-bago daw to eh. Batch code, HS2107. Made in Italy. Eau de Parfum. Magkano? 5,400. So, mas mahal to ng 400 dito sa EDT. Tatak lang talaga. No? Printing lang. Parehong-pareho naman yung printing lang. Ano yung batch code kanina nakasulat? HS2107. And dito puti. HS2107. Check nyo na lang sa Check Fresh, no? Parehong-parehong puno. Top. Parehong-pareho. Nag-spray na ako nito sa kaliwa eh, di ba? Spray naman tayo dito sa kanan. 1, 2, 3. Ayaw pa. 1, 2, 3. Ayaw pa. 1, 2, 3. Yan. EDP sa kanan, tapos EDT sa kaliwa. Binigyan ako ng ganito. EDT na Dylan Blue. May gift set. Oh. Malit na bagay, pero okay na. Bath and shower gel, tapos aftershave. Tapos ito, o di ba? Ito naman ang habol natin dyan, o. Oh. Para pwede mong dalhin, di ba? Cute na bote. May batch code pa. But little things like this, guys, go a long way. No? And Eau de Parfum, Eau de Toilette. Eau de Toilette sa kaliwa ko, Eau de Parfum sa kanan ko. Sa pabangong Versace na panlalaki, if I'm not mistaken, ito ang pinakasikat at number one selling. Sinasabi nilang for the club scene daw to, party-party, enjoy. Isa sa mga goals natin, kaya nagpapabango para masaya, happy lang. And I think that's the reason kung bakit sikat to. Gustong-gusto ng mga tao, gustong-gusto to ng lahat ng genders, no? Mapalalaki, mapababae, boy-girl, baklatong boy, butiki baboy, hanggang sa pinakabata, hanggang sa pinakamatatanda. Pag pinamoy nyo, magsasmile. Guys, hahamunin ko kayo. Mag-name kayo ng pabango na pag-spray ninyo, ngingiti yung tao, na designer, walang tatalo nito. Itong pabangong nakakapagpasaya, happy lang, ito.
Mmm, grabing opening. Napakasarap. Kuya Ditto, may pagkakaiba ba? Guys, kung talagang sanay na kayo sa pag-aamoy ng pabango, yes, meron. Malaki po ba, Kuya Ditto? Ang opening niya, ito 100%, di ba? Eros original. Ito is 95% of this one. May isip ninyo, pareho lang yung opening niya. Pero may nuances, no? May mga panggulo. Kasi nung lumabas itong OG, itong original, nung 2012, sobrang sikat. So nakita ng Versace, bakit ang Blue de Chanel, naglabas ng original EDT, naglabas ng EDP, tapos naglabas ng Parfum. At hindi lang yan. House of Dior, no? Christian Dior, ang paborito nating Sauvage. May EDT, may EDP, meron pang Parfum, tapos ang latest, Elixir. Pwede palang pagperahan pa ang tao. Pigain pa natin. 2020, labas sila nito. In fairness, mabango. 2020, eh last year lang. 2021, one year after this, ano nilabas nila? Parfum! So yan, talagang nakasawsaw ang Versace pagdating sa different concentrations. No, EDT, EDP, tapos Parfum. Huwag lang kayo order ng order online na hindi ninyo talaga alam yung amoy. Huwag ganon. Andito ako para tulungan kayo. Ito, in-outline ko na. Itong original, EDT, itong EDP, itong Parfum. Ang top ng EDT kaya sumikat is mint, green apple, tsaka lemon. Ang mid ng EDT, tonka bean, ambroxan, tsaka geranium. Ang base notes niya ay vanilla, cedarwood, vetiver, tsaka oak moss. Ang EDP, mint, pero ang ginamit ay hindi green apple. Ito yung tinatawag nila na candy or candied apple, no? Candy! Candy lang. Parang to, letter C. Candy. So, anong pinagkaiba ng top? Candied apple tsaka orange. Tingnan natin tong mid. Imbis na tonka bean ang ilagay, ang EDP nilagay nila ay clary sage. Pagdating sa base notes, guys, dito na sobra-sobra nagkakaiba. Patchouli. Yan ang mangingibabaw mamaya sa base. Actually, ngayon naamoy ko na. Titingnan nyo tong parfum, pero binalik ang green apple sa mid. Binalik ang tonka bean sa base. So, ano nakita ninyo dito sa EDP? Walang tonka bean. Mint, tonka bean, vanilla, and the green apple, yan ang nag-define ng EDT, actually. Yan ang nag-define ng OG, kaya sumikat to. Eto mapapansin ninyo sa parfum binalik, tonka bean. Isang taon lang pinagkaiba niya na EDP tsaka parfum. Kuya Ditto, ano ngayon? Kasi sinasabi ko sa inyo sa opening, halos walang pinagkaiba, 95% ito nito. Pero pagdating sa mid and sa dry down, kung talagang metikuloso kayo sa pag-amoy, kung kaya ninyo i-pick up yung different notes, malaki yung diferensya. Mas magugustuhan ko ang OG. At Kuya Ditto, paano yung parfum? Naamoy nyo na ba? Yes, naamoy ko sa duty free. Ilang beses ko nang na-spray yan kasi yung kasama ko yan ang gamit. Bakit hindi ka kumuha? Hindi ko gusto. Why, Kuya Ditto? Kasi ang parfum halos bumalik dito. Nakita ninyo walang tonka bean ng EDP, kung meron man konti yan, tapos patchouli ang pinalit. Eto sa parfum, binalik nila yung tonka bean. Mas malapit ang amoy ng parfum dito sa original. E ano ngayon kung patchouli, pangit ba? Yun ang off-putting na amoy dito. Yung sinasabi ko, pagdating ng after 30 minutes hanggang sa pag-dry down niya, lalabas ang patchouli nito. Ang patchouli, guys, very musky. No? Kung nakaamoy talaga kayo ng patchouli, yung barkada ko dati nung college, di ba, si Popoy, laging may patchouli oil yun sa bahay. Kasi hippie yun. Para hindi mangamoy, ano, kumaring Juana, musky na woody. Medyo off-putting for me, no? It gets pungent for me. Musky ang amoy niya. Kung gusto niyo ng medyo amoy musky, kunin niyo itong EDP. Eh bakit ba sumikat ito in the first place? Ito lang ang isa sa mga pabango na fresh and sweet at the same time. Ito. Ang iba kasi na pabango, fresh, kasi andyan yung citruses. Tapos nagiging sweet pag nag-dry down. Ito, fresh and sweet. Pag saboy, yun ang mismo. More or less linear to. Ito hindi. Ang dry down nito medyo, oops, nagiging musky. Eh ang Eros, bakit sumikat? It is sweet and fresh at the same time. Parehong saboy hanggang sa ending, ang Eros ganun. Kaya patok, happy. Ito naman to start with, happy to, pa-cute, no? Ano mas pa-cute sa dalawa ito? Pa-cute naman ang Eros eh. Pa-cute na smell. Cutesy patutsy. Ito naging pa-cute pero parang plastic na pa-cute, no? Pretending. Kasi nag-try to be mature. Ek. Hindi naman bagay. Yung dating sa akin, pretender. It pretends. Eros is Eros for this. Fresh and sweet na linear. Kaya, nung 2021, nilabas to. No? Ang difference lang nito isang taon. So, ang sabi-sabi, this is a correction of this one. Kinorekt nila ito, EDP. Kaya, binalik nila yung tonka bean. Ginawang green apple ulit. Inilapit nila sa EDT.
So ang ginagawa ng iba para cash grab, no? Mapiga tayo. Iniiba-iba nila yung concentration. Kaya ang gagawin nila, halimbawa itong EDT na original, mas pahihinain nila ito para ipasok ito. Lalo na pag may parfum pa. Kailangan differentiated yung tatlo. So paano nila gagawin yon? Pahihinain nila yung concentration ng isa. Kuya Dito, ginawa ba yun ang Versace sa Eros? Sad to say, mukhang ginawa nila. Sa experience ko, yung 2012 ko na EDT, mas tumatagal yon kesa dito. Ito hindi tumatagal gaano sa skin compared sa EDT dati. Mas maganda sa damit nyo, spray. Pag gumugulong-gulong halimbawa ako sa kama, dati, kahit na sa skin ko, maamoy ko the next day. Ito ngayon, hindi ko na maamoy. Lumilipat halimbawa sa unan o kaya sa bed sheets. Mas lumabnaw sa experience ko. And sa pinakita ko sa inyo, 2020 to 2021. So, sinasabi talaga nila na this is a correction of this one para manumbalik dito. Pero mas concentrated. O, ayan, lumabas na yung sinasabi kong patchouli. Medyo musky siya. Ito, hindi. Fresh, sweet. Ito yung tinatawag nilang powdery. May isip mo talaga parang Johnson's baby powder? Kaya lang skin scent na lang. Paano ngayon yan? Ang pipiliin ko. Mahina na, sabi mo ang EDT. It is what it is. Pero kahit pinahina to compared sa 2012 na OG, siya pa rin ang pinaka-okay sa tatlo. For me. Eto guys, ang problema. They pigeonhole this... Nabasag ko yung ilalim ng EDT. Buti hindi sumirit, hindi nasira. The things I do to entertain you. Ang gusto ko lang sana sabihin kanina, this fragrance has been pigeonholed. Kinahon nila na clubbing scent, juvenile, youthful, pantotoy, pang teenager. No, ulitin ko, this is one of the happier, joyful fragrances that I own. So this tends to be misrepresented. Kagaya ng Pradalom. Pradalom, office scent, office scent. O, lahat kayo nag-office scent. Ito, clubbing scent. Pang club lang ba siya, hindi? Opisina, pwede to. Huwag nyo lang dadamihan. Pag close encounter, mas gusto ko pang amoyin to kesa ang Dylan Blue. Bawa kulong kayo sa kotse. Ito, huwag nyo lang damihan. It will be cloying it. Kung ang Eros EDP, happy na din. Ang parfum, happy. Ang EDT, happy. I put a huge dent on the bottle. Basta importante, hindi siya nag-leak. The things I do to entertain you. Paano? Versace Eros Eau de Toilette, approved kay Kuya Dito. Ito si Kuya Dito nagsasabing basta na sa budget, let's review it. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe.